Magandang araw po sa lahat. Ako po ay si Renzo, isang FW ng Saudi. Ngayon sa araw na ito ay i-share ko po sa inyo yung paano magpadala ng pera sa Pinas gamit yung NCB or National Commercial Bank. Ito isang bangko ng Saudi na kung saan pwede ka magkapagpadala by online at pwede ka rin mag-add ng beneficiary through online. Guys, kung sino man yung may mga NCB na dyan, alam ko dito sa Saudi ay may bangko na NCB, National Commercial Bank. Kung gusto nyo pong magkaroon ng convenient at efficient time, na lalo na sa atin ay mga business at mga trabaho, mayroon po isang bangko na kung saan pwede po tayo magpapadala ng online. Hawak natin yung oras, yung time, kung anong oras tayo magpapadala. Magpapadala tayo kahit nandito tayo sa bahay, gamit yung mga cellphone natin, laptop, PC, at ano amang uring mga gamit na may internet connection. So ngayon guys, ipapa-share ko sa inyo paano magpapadala ng pera na galing sa inyong NCB. Or mostly, sa atin ay may mga card po tayo or mga payroll account na ang karaniwan ay ginagamit din. Ang karaniwan ng card po natin ay National Commercial Bank, na ito ay pinagpa-open ng ating mga kumpanya. At kung wala pa tayong NCB card, punta lang po kayo dun sa pinakamalapit na nearest branch ng NCB para po kayo makapag-apply at magkaroon na po kayo ng sarili nyong papapadala at hawak nyo po yung oras at time. Guys, ang NCB po guys ay ito isang bangko, local bank ng Saudi na pwede ka magpapadala ng pera, mag-a-add ng beneficiary, magbabayad ng mga bills dito sa Saudi, or magbabayad ng mga, lalo na gaya ng mga internet bills or mga government payments, pwede po kayo mag-transact doon. Ang gagawin lang nyo po guys ay punta po kayo sa www.alalionline.com. Ang gagawin nyo doon ay i-click nyo yung website, tapos yung ilalabas dun sa screen na e-registration or e-register. So kung hindi pa kayo naka-register doon guys, mag-register po kayo doon, pindutin nyo yung e-register. Tapos sa next na pag pindut nyo doon, lalabas yung interior ikama. I-enter nyo po yung ikama nyo para po sa processing ng inyong NCB account online. So pagkatapos ng mag-enter yung NCB nyo, by the way guys, kailangan din pala na ang ating NCB bank ay may active na mobile numbers na naka-registered, kasi doon po mag-send ng activation code sa ating naka-registered na mobile para po sa ating security, na kung tayo ba talaga ang gumamit ng naturang transaction guys. Kaya na kailangan talaga may naka-registered o naka-link na mobile numbers doon sa ating i-registered na NCB bank. So ang next, pagkatapos ma-enter mo yung number mo doon guys, may matatanggap kang message or text galing sa NCB na ito ay isang activation code. So ito ay ilalagay mo doon sa hiningit nilang box doon or text, ilagay mo doon para mag-confirm yung details guys. So after noon ng pagkalagay mo doon ng inyong activation code, lalabas naman ulit doon yung 8 customer number. Tingnan nyo na lang doon sa may NCB nyo card, mayroon po yung 8 customer numbers. So yung 8 customer numbers, ito yung ilalagay nyo doon. Ito po yung nakalagay sa inyong card sa NCB. At kung wala kayong nakikitang 8 customer number, pwede po kayo pumunta doon sa pinakamalapit na NCB branch,
kasi mostly ngayon nagbago na ngayon yung NCB. Dati ay kulay orange, ngayon in-update nila na kulay green, at ito ay isang nagiging madakad na po siya. So ito rin ay may isang maganda features na kung saan pwede mo nang magagamit, mawi-withdraw lahat ng may MADA logos, or pwede mo na rin siyang magamit by POS sa mga supermarket at mga merchants na may logo na MADA. At next guys, nang after pagka enter ng 8 customer numbers, ilalagay din yun din yung 4 secret code. Yung 4 secret code guys ay ito yun ang ito ay kakaiba sa pin numbers. Ito ay kukunin, makukuha mo yung pin secret code, makukuha mo yung secret code doon sa NCB ATM. Pupunta lang kayo sa may NCB ATM at mag-create kayo doon ng secret code. Pag pumunta kayo doon, i-enter niyo yung pindutin niyo yung others. Din may tatlong papipilian doon: online banking or phone banking, at yung banking. So maglagay kayo ng 4 na numbers doon na kung ano yung ilalagay nyo doon, basta wag yung kagaya doon sa pin code ng card nyo kasi hindi siya naka-accept. So after doon guys, next ay after na pagka-enter mo ng ikarma number at saka yung secret code, magte-text ulit din yung NCB again ng ibang activation code. Then after may lalabas doon sa screen na magawa ka ng sarili mong username at password, kasi ikaw na ang gagawa noon at saka yung password para makapag-online ka na sa kanilang website para sa iyong account. Then next guys, after noon, pag meron na kayo doon, pwede na kayong magpapadala ng inyong mga pera sa inyong mga accounts, bank accounts sa Pilipinas, or doon mag-transfer ba kayo ng pera sa NCB to local banks. Pwede rin kayong magpapadala ng NCB to other international bank. Pwede din po guys, depende din po sa inyo kung ano yung gusto nyo gagawin doon. At next, pwede din po kayo makapagbayad ng mga bills or government payment sector. Pwede din kayo magagamit ng NCB. Kaya mas maganda guys kung may NCB card kayo, tapos magpa-registered kayo, gagawa kayo ng accounts nyo, para kung gusto nyo magpapadala anytime, makapagpadala kayo. Manliban lang kung magkaroon yung website ng system down. At muli, inanihan ko po yung may mga NCB card. Hindi ko pinapromote yung NCB. Wala pong binabayad sa akin yung NCB dito guys, para mag-promote, para ipapaano ko sa inyo. Ako lang po ay mag-share ng kaalaman or ideas. Kasi isa din po akong isang NCB depositors client na magpa-5 years na akong isang NCB depositor. Doon ko nilang po ginagawa yung papadala ko ng pera. Kaya mas maganda kung may NCB, hawak mo yung oras, alam mo yung magkano yung palitan, at saka matitrace mo yung history, at malaman mo kung nakuha na siya or ano ng status na pinapadala nyo. Lahat guys, makikita nyo doon yung lahat ng mga accounts nyo doon, yung previous nyo at saka present, makikita nyo doon sa NCB account, sa inyong NCB dashboard. So ngayon, ito na pong ituturo ko sa inyo kung paano kayo magpapadala sa NCB or National Commercial Bank. Kung wala kayong mga accounts, mag-login lang kayo doon, at anytime pwede kayo maging successful na mag-login at makapagpadala na po kayo ng pera sa inyong mga mahal sa buhay sa Pinas. At ito lang po ang aking may babagi sa araw na ito, at maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at mag-share, mag-likes. At guys, don't forget na mag
pindot sa aking sa inyong notification bell para tuwing may na-upload ako, makikita niyo doon yung laging may bago akong ina-upload. And guys, maraming salamat muli at thank you sa lahat ng mga nakikinig at lahat ng mga tao na gustong magkaroon ng kaalaman tungkol sa pagpapadala ng pera gamit yung NCB. God bless and thank you sa lahat po.